Ngayon, nandito tayo sa Japa. Kung napapansin nyo, ang mga posong ito, ang mga sinaunang poso, ay mula pa noong panahon ng Ottoman. Ottoman Kingdom. Nagsilbi itong bathhouse, public bathhouse, ng panahon ng Ottoman dito sa Japa. Kasi ito yung kaharian ng Ottoman period ng gobernador ng Ottoman. Ang Ottoman ay mga Turkish sa panahon ngayon, pero wala na sila. Kumbaga, ang alam ko, isang nagsasabi ha, nagtitlim na isang pamilya na lang ang nabubuhay na Ottoman, iisa na lang. Baga yun na yung pinakahuli, wala nang sumunod. Pero hindi pa yung legit na nag-iisa o may natitira pa. Ngayon, itong panahon ng Ottoman, ginawa itong bathhouse, public bathhouse, 19th century. Nagmula ito sa Middle East, ang paglaganap ng ganitong mga bathhouse ay influensya ng mga Roman, ng mga Romano. Eh, kinalap nila sa buong mundo ang paggagawa ng bathhouse. Ngayon, sa mga Islam, sa Islam, ginawa itong sagrado bilang paglilinis bago ka pumasok sa kanilang templo. Parang ganun din sa mga Hudyo. Nagsisilbi itong kultura nila ng paglilinis, purification, bago ka pumasok sa kanilang templo para manalangin. So, kailangan nyo nila dito maglinis ng paa, kamay, mukha, ganun. So, ito yung natitirang bahagi ng panahon ng Ottoman period. So, ito yung nagsisilbing bathhouse sa mga kalapit na kaharian. Ang tawag naman ng mga Ottoman sa mga kaharian ay saraya, meaning palace o palacio, mga kaharian. Kaya pag tinawag niya saraya Bethlehem, saraya Egypt, kaharian ng Egypt, kaharian sa Bethlehem, gano'n. Sa Beersheba o anywhere. Basta yung saraya, meaning kaharian. So, ito yung mapapansin nyo. Kaya masyadong luma na yung mga poso. Tinatakbo na lang ito, water pump. Kaya nagtutuloy-tuloy ang takbo ng tubig. Bali, kaya ka hindi mo nagamitin yung tungga, may nalabas na tubig niya. Isang kuman na lang ito at attraction. Ginawa na lang nilang public attraction. Bali, ang nasa likod nito, kainan. Restaurant. So, ito yun. So, sa gabi, maganda rin kasi nilagyan nila ng ilaw. Dito, makikita nyo dito sa May Japa. Ito yung public bathhouse ng panahon ng Ottoman period. So, ito, bahagi rin ng palasyo ng gobernador ng Ottoman. Ito. Mapapansin natin dito yung tubig niya. Ayan. Ito yung mga natitirang bahagi ng palasyo. Ito yung bathhouse. Dito lang makikita yung ancient bathhouse, Ottoman period.
ito rin yung kabila, yan, bahagi rin niya ng palasyo. Malawak yung sakop ng Ottoman dito sa Japan. Kung ito sa Israel, yung nagpagawa ng clock tower dun sa may intersection dyan sa Jaffa, sa may circle. So, hanggang sa inilipat doon yung bahay ng gobernador ng Ottoman, inilagay doon kasi pinaganda na nila doon. Tapos ito, naiwan na lang dito. Tapos ang nangyari, hanggang sa nilusob nga nila Allenby, isang British commander, ang Jaffa, nakuha nila sa Ottoman ang control dito, nakuha ng mga Briton o British Empire. So ngayon may pupuntahan naman tayo dito, may mga halaman din dito. Ayan. Ang lalabasan natin dito yung Abrasya Park, kung saan makikita yung pillars of faith o gate of faith na tinatawag. Ito ngayon ang itsura dito sa Abrasya Park. Ngayon ay 2022 May 13.